Magandang araw mga bata! Sa araw na ito, kayo ay matututo ng bagong mga aralin. Handa na ba kayo? Ako, si Teacher Miles, ang inyong guro sa Science 3 na laging nakasmile. Sa pagkakataong ito, tayo ay aawit. At ang ating aawitin ay... Ano kaya ang panahon? Ano kaya ang panahon? Maaraw ba o maulan? Mahangin ba o maulap? May bagyo ba? La 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 la. Ano kaya ang panahon? Maaraw ba o maulan? Mahangin ba o maulap? May bagyo ba? La 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 la. Mahusay mga bata. Sa pagkakataong ito naman, tayo ay magbabalik-aral. Mayroon akong ipapakitang larawan sa inyo. Inyong tutukuyin kung ang mga ito ba ay bahagi o matatagpuan sa ating kapaligiran. Suriin mabuti. Ang mga nasa larawan ba ay bahagi ng ating kapaligiran? Tama mga bata, ang inyong mga nakikita ay mga bahagi ng ating kapaligiran. Naandyan ang mga puno, mga halaman, at mga hayop. Sa ating nakaraang pag-aaral, nalaman natin na ang mga bagay na may buhay at walang buhay ay bahagi ng ating kapaligiran. Ano pa ba ang mga bahagi ng ating kapaligiran? Tama! Ang mga anyong lupa at anyong tubig ay bahagi rin ng ating kapaligiran. Panghuling katanungan, mga bata. Ang mga bagay ba na matatagpuan natin sa ating kapaligiran? At ang mismong kapaligiran natin ay mahalaga? Oo, mga bata. Tama kayo. Mahalaga ang ating kapaligiran. Isa sa kahalagahan nito ay dito natin nakukuha ang ating mga pagkain. Ano pa ba? Magaling! Tirahan. Ang ating kapaligiran ang nagsisilbing tahanan o tirahan ng mga bagay na may buhay. Binabati ko kayo, mahusay at naaalala pa ninyo ang ating nakaraang aralin. Ngayon naman, tayo ay tutungo sa ating panibagong aralin. Buhat sa ating inawit kanina, ano-anong uri ng panahon ang nabanggit sa awiting Ano Kaya ang Panahon? Tama! Nabanggit ang mga sumusunod. Maaraw, maulan, mahangin, maulap, at bagyo. Alamin natin, ano nga ba ang panahon? Ang panahon ay ang kondisyon ng himpapawid sa isang partikular na lugar at oras. Mayroon tayong iba't ibang uri ng panahon. Maaraw, maulap, mahangin, maulap, at tuwing kailan natin matutukoy o masasabing ang panahon ay maaraw? Maaraw ang panahon kapag ang araw ay sumisikat, ang hangin ay mahina at mainit. Masasabi naman nating ang panahon ay maulan kapag ang ulap ay madilim at lumabagsak ang ulan. Mahangin ang panahon kapag ang araw ay sumisikat, ang mga ulap ay bahagyang madilim o malinaw at ang hangin ay maulap naman ang panahon kapag ang araw ay hindi nakikita. Maraming mga ulap, ngunit ang ulan ay hindi bumabagsak. Bumabagyo ang panahon kapag ang ulap ay madilim at ang hangin ay malakas. Sa pagkakataong ito ay ating aalamin
kung kayo ba ay nakinig at may natutunan sa ating naging aralin. Pagmasdan na mabuti ang mga larawang inyong makikita. Ano kaya ang nais nitong ipabatid? Ang panahon ba ay mainit at maaraw? Mahangin o maulan? Isiping mabuti. Tama kayo mga bata. Batay sa larawang inyong makikita, ang panahon ay mainit at maaraw. Ikalawa, ano kayang uri ng panahon ang mayroon na ipinapakita sa larawan? Ito ba ay maaraw, maulan at malamig, o mahangin? Magaling mga bata! Batay sa larawan, inyong mapupuna na ang panahon ay malamig at maulan. Ikatlo, ano kaya ang inyong mapupuna sa larawan? Ang panahon ba ay mahangin at malamig, maaraw at mainit, o maulan at mainit? Tama mga bata, ang panahon ay mahangin at malamig. Pang-apat, ano kaya ang panahon? Mahangin, maulan, o maulap? Tama mga bata, ang tamang sagot ay maulap. Panghuli at panglimang bilang, ano kayang uri ng panahon ang ipinapakita sa larawan? Ito ba'y mahangin, maulan, o bumabagyo? Mahusay! Ang ipinapakita nga sa larawan ay uri ng panahon na bumabagyo. At para naman sa ating huling gawain, piliin ang akmang simbolo batay sa kung anong uri ng panahon ang inilalarawan sa bawat bilang. Unang pangungusap, ang araw ay sumisikat, ang hangin ay mainit at mahina. Ano kayang uri ng panahon ito, mga bata? Tama! Ang uri ng panahon na mayroon ay maaraw, kung kaya't araw ang simbolong inyong iguguhit. Mahusay! Pangalawang bilang, hindi makikita ang araw, madilim ang mga ulap, at bumabagsak ang ulan. Ano kayang uri ng panahon mayroon, mga bata? Tama! Ang uri ng panahon ay maulan! Pangatlong bilang, ang araw ay sumisikat, ang mga ulap ay bahagyang madilim o malinaw. Ang hangin ay umiihip. Ano sa palagay ninyo, mga bata? Tama! Iguhit ang simbolong hangin, sapagkat ang uri ng panahon na mayroon ay mahangin. Pang-apat na bilang, mga bata. Ang araw ay hindi nakikita. Maraming mga ulap. Ngunit ang ulan ay hindi bumabagsak. Anong uri ng panahon mayroon? Tama kayo! Ang uri ng panahon ay maulap. Kung kaya't ang simbolong inyong dapat na iguhit ay mga ulap. Ikalima at huling bilang. Ang panahon kung saan ang mga ulap ay madilim at malakas ang hangin at ulan. Ano kayang uri ng panahon mayroon, mga bata? Tama! Ang uri ng panahon ay bumabagyo. Kung kaya, ang simbolong dapat niyong iguhit ay kidlat. Mahusay mga bata! Binabati ko kayo at natapos ninyo ang inyong mga aralin sa araw na ito. Yeah! Bigyan ninyo ang inyong mga sarili ng tatlong palakpak. At sabihin, mahusay ako. Para sa ating
takdang aralin, nais kong iguhit ninyo ang mga bagay-bagay na maaari ninyong magawa tuwing maaraw ang panahon, maulan, mahangin, maulap, o tuwing bumabagyo. Inaasahan kong mayroon kayong natutunan sa araw na ito. Mahusay kayo mga bata. Maraming salamat sa inyong aktibong pakikilahok. Muli, ako si Teacher Miles, ang inyong guro sa Science 3 na laging nakasmile. Hanggang sa muli, paalam!